mga teenager kung magkulitan si nanay at tatay. O siya, maiwan na namin kayo dyan. Maaga pa kami bukas ng nanay niyo sa palengke. Paalam pa ni tatay saka tumayo na. Dayan, ikaw nang bahala na magsarado ng pinto. Papasok na kami sa kwarto ng tatay mo. Opo, nay, uuwi na rin po si Dave. Anak, ingat sa pagmamaneho. Paalala pa ni tatay kay Dave. Salamat po, nay, tay. Ngumiti naman si nanay at tatay saka pumasok sa loob ng kwarto nila. Nang makapasok si nanay sa kwarto, hinampas ko sa balikat si Dave. Sweetheart, why? Hindi mo sinabi sa akin na magpapaalam ka sa kanila. Sweetheart, alam ko naman na hindi ka papayag kaya inunahan na kita. Nakangiti pang sagot ni Dave. Buti alam mo, umuwi ka na, may pasok ka pa bukas. Taboy ko sa kanya, dito na lang kaya ako matulog. Wala kaming ekstrang kwarto, umuwi ka. Sa kwarto mo, baka dito matuloy. Puro ka talaga kalokohan, layas na. Lantaran ko pang pinagtabuyan siya. Hindi ba talaga pwede? Hirit pa ni Dave. Hindi na ako nakatiis, binatukan ko na lang siya. Ang kulit, puro kapiluhan ng alam. Sweetheart naman, binibiro lang kita. Palusot pa niya. Che, halalabas na. Tumayo ako saka ko siya hinila sa kamay. Nauna na akong naglakad, papunta ng pinto. Mukhang wala pa rin siyang balak umalis. Pag hindi ka pa umalis ngayon, busted ka na sa akin. Pananakot ko pa sa kanya, kaya naman dali-dali siya naglakad, papunta sa pinto. Hinatid ko pa siya hanggang sa gate namin. Sige na bay, paalam ko sa kanya, tatalikod na sana ako nang hilahin niya ako at kinulong sa bisig niya. Sweetheart, I'm sorry again and thank you. Hindi na muling mangyayari yon. Sambit pa niya para namang nalusaw ang puso ko. Ramdam ko ang sinseridad niya. Kumalas siya ng yakap sa akin. Akala ko aalis na siya pero kiniyumos muna ako ng halik sa labi. Nalaki pa mga mata ko dahil dito. Ilang sandali lang ay tinugon ko na rin ito. Kapwa kami naghahabol ng hininga nang maghiwalay ang mga labi namin. Manliligaw pero nakailang halik na sa akin. Kakaiba talaga, Mr. Melendez. Sweetheart, good night. Pumasok ka na sa loob. Utos niya sa akin. Sige na, ingat ka. Tumalikod na ako sa kanya. Wait! Habol niya pa sa akin. Nilingon ko naman siya. Ano na naman? Nakapamaywang ko pang tanong sa kanya. Hindi pa ako nakakapag-good night. Ha? Nag-good night ka na ah. Umuwi ka na. Nagulat pa ako nang bumaba ang labi niya sa dibdib ko upang halikan yon. Good night, my two babies. Sambit pa niya. Nasapo ko pa ang noo ko sa ginawa niya like for real. Uuwi ka na ba o busted ka na? Mariin ko pang sabi. Kaya naman mabilis siyang tumakbo papunta ng sasakyan. Hais, hindi ko yata kaya ang kalokohan ng isang ito. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Dinampot ko ang bag ko nang may malaglag na bagay mula sa sofa. Kinuha ko yon. Wallet na kulay brown. Kay Dave kaya to? Tanong ko pa kaya naman binuklat ko ito para makasiguro na sa kanya nga ito. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko sa wallet niya. Picture ko ng debo ko. Bakit meron siya nito? Hindi kaya sa kanya galing ang malaki kong Hello Kitty? Hanggang sa sasakyan, hindi maalis ang ngiti ko sa labi. Kahit pa dalawang beses ako nabitin at hindi biro yon. Parang hinahanap ko na tuloy ang amoy at labi ni Diane. Nang makarating sa bahay, naabutan ko pa si Lola na nagdidilig sa garden niya. Lumapit ako sa kanya habang abala siya sa mga halaman. Kinakausap niya rin ang mga ito na tila ba may buhay. Lola? Tawag ko sa kanya. Napangiti naman siya na makita ko. Nakabalik ka na pala apo. Ang bilis naman yata. Tanong niya pa sa akin habang patuloy sa pag-spray ng mga orchids. Yes, Lola. Binisita lang namin ni Diane ang bagong branches ng Grace. Paliwanag ko pa sa kanya. You should go there. La Union is a nice place, Lola. For sure, magugustuhan mo doon. Nagulat naman si Lola nang malaman niya na magkasama kami ni Diane. Magkasama kayo ni Diane? Bilisan mo ang panliligaw, apo. Gustong gusto ko talaga si Diane para sa iyo. Maganda na, mabait at saka magaling pang magluto. Nakikita ko na alagaan at mamahalin ka niya. Natutuwa pang litan niya ni Lola. Don't worry, Lola. Si Diane lang din ang gusto ko para sa akin. Excited na ako na mag-alaga ng apo. Nagagalak pang sambit niya. Kaya naman natawa pa ako. Hindi ko alam kung buhay pa ba ang sperm cells ko na sa ginawang pambibitin ni Diane sa akin. Time will come, Lola.
Nakangiti ko pang sambit. Nakita ko pa na nagliwanag ang mukha ni Lola. Wala na akong ibang gustong makasama kundi si Dian. Siya lang ang nakikita ko na makakasama ko sa pagtanda ko. Nagpalipas pa ako ng ilang minuto sa pakikipagkwentuhan kay Lola bago ako pumasok sa loob ng bahay. Bago ako maligo, nag-check muna ako ng phone ko. May isang chat galing kay Dian. Napangiti pa ako sa isipin na na-miss niya agad ako. Tumawa pa ako na parang kinikilig dahil lang sa chat niya. Damn it! Napasuntok pa ako sa hangin dahil sa kilig. Huminga muna ako ng malalim bago ko binasa yon. From Hello Kitty, naiwan mo ang wallet mo. Kunin mo na lang bukas. Good night. Oh sure. Thank you sweetheart. Good night with kiss emoji. Napalis naman ang ngiti ko sa labi. Akala ko naman sasabihin niya na na-miss niya agad ako. Nang magising ako kinaumagahan, magaan ang pakiramdam ko. Pakanta-kanta pa ako habang naliligo. Ngayon ko lang naramdaman ang ganito kasaya. Bago ko bumaba, ni-chat muna ako kay Dian. Good morning, have a great day sweetheart. Hanggang sa mesa, napansin ni Lola na good mood ako. Apo, mukha yatang masaya ka. Huwag mong sabihing naka-score ka na agad. Saka ito tumawa na malakas. Napailing na lang ako. Mukhang sa kanya yata ako nagmana ng kapiluhan. Kung alam mo lang Lola, baka lalo mo akong tawanan sa isip-isip ko pa. Nope, I'm just happy Lola. At last, nagkaayos na rin kami ni Dian. Nakangiti ko pang sagot habang naglalagay ako ng fried rice sa plato ko. Tumangot ang ulang si Lola sa akin. That's great. Masaya ako apo. Saka very proud ako sa'yo. Dahil sa ginawa mong sacrifice para sa mga kaibigan mo. Thanks Lola. Lumapit ako sa kanya at hinalikan ko siya sa noo. Saka ako bumalik sa upuan ko para tapusin ang pagkain ko. Dave, tawag ni Lola sa akin. Napatingin ako sa kanya. Mukhang may seryoso siyang sasabihin. Yes, Lola? Apo, how about your mom? Kaya mo rin bang makipag-ayos sa kanya kung sakali? Seryoso pa niyang tanong sa akin. Nagulat pa ako sa tinanong niya. Hindi ko yun inaasahan kung kaya naman nabitawan ko ang tinidor sa sahig na lumikha naman ng ingay. Mabilis ko itong dinampot at nilagay sa gilid ng mesa. Nawalan rin ako ng ganang kumain. Kung may tao man na ayaw kong pag-usapan ay si Ma'am yun. Matagal ko din siyang inalis sa buhay ko. Simula nang umalis siya at hindi na bumalik pa. I'm sorry Lola, I have to go. Tumayo na ako saka muli ko siyang hinalikan sa noo. Tatalikod na ako nang hinuwakan ni Lola ang braso ko kaya napalingon ako sa kanya. Apo, hanapin mo sa puso mo kapatawaran para sa Ma'am mo. Malumanay pa niyang turan, tumangulang ako dahil mahirap ang hinihingi ni Lola sa akin. Hindi madaling ibigay para sa taong hindi naman hinihingi yon. Na makapasok ako sa sasakyan, pinaghahampas ko pa ang manibela. Naalala ko na naman ang babae na pilit ko nang ibinauan sa limot. Ilang taon na lumipas, pero ganun pa rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Galit at pagkamuhi. Masama man sa iba na magtanim ng galit sa magulang, pero hindi ko maiaalis sa akin. Sa haba ng panahon na lumipas, kung gusto niya akong balikan, sana ginawa niya noon pa. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. I can live without you. Don't come back again. Malakas ko pang sigaw sa loob ng sasakyan. Punong-puno ako ng galit sa kanya. Pumikit ako sa kahuminga na malalim. Bago ko minuhay ang makina ng sasakyan, palabas na ako ng gate na may mapansin ako na babae na nakakubli sa gilid ng gate. Sino kaya yun? Bababa sana ako ng sasakyan upang lapitan siya at tanungin. Nang bigla namang tumunog ang cellphone ko, kaya napahinto ako sa pagbubukas ng pinto ng sasakyan. Tiningnan ko kung sino ang natawag. Si Jessa pala. Yes, Jessa, why? Sir, may naghahanap sa'yo. Who? Kunot noo ka pang tanong, sino naman ang maghahanap sa akin ng early in the morning? Welcome back, Chef D. Bati nila pagdating ko sa restaurant kinaumagahan. Magkwento ka naman, Chef D. Tukso pa ni Reyna na sinabayan pa nila ng hiyawan. Ano naman ang ikukwento ko, Aber? Nakataas pang kilay na tanong sa kanya. Alam mo na yun, Chef D. Natatawa pang buska ni Luz. Chef D, ibang aura mo today. Mukhang bagong dilig. Esteligo pala. Tura naman ni Mia. True. Tumpak. Fresh pa sa lumpia. Sang-ayon pa ni Cards. Mia, kung ikaw ang diligan ko dyan, gusto mo? Tumawa lang naman ito. Guys,
May napapansin ba kayo? Tanong ni Gina Joy, ang pinaka-observer sa Marites. Kunot noo pa namin siyang tiningnan. Napapansin na ano? Takang tanong ni JC. Gamit ang labi, ninuso ni Gina Joy si Chris kaya naman napatingin kami kay Chris. Oh, bakit kayo nakatingin sa akin? Tanong pa ni Chris, nang tapunan ko siya ng tingin, parang may kakaiba nga. Kung si Chef D mukhang naambunan, eto naman si Chris, mukhang nasobrahan. Kansyaw pa ni JC. Saka sinabayan ng halakhak, namula naman si Chris dahil dito. Hoy, kayo tigilan niyo si Chris. Saway ko pa sa kanila. Okay Chef D, sabay-sabay pa nilang tugon. Ikaw na lang magkwento Chef D. Magaling ba si Sir Dave? Tanong pa ni Delia na may kakaibang ngiti sa labi. Naghiyawa naman ang mga Marites na tanong ni Delia. Anong mga sinasabi niyo dyan? Sita ko pa sa kanya. Saka ako tumayo at naglakad papunta sa locker. Sumunod naman sila sa akin. Chef D, huwag kang umiwas. Tukso pa nila sa akin. Lihim naman akong napangiti nang maaalala ko ang ginawa namin ni Dave at kung ilang beses siya nabitin. Oh, bakit ka nakangiti Chef D? Puna pa ni Carl saka ako kiniliti sa tagliran. Trabaho ang pinunta namin doon. Pwedeng tantanan niyo ako? Hala, balik sa kitchen. Taboy ko sa kanila habang naglalakad pabalik sa kitchen. Nangungulit pa rin sila. Maluloka ako sa mga chismosa ng mga ito. Wala ngayon si Dave. Nasa office, may mga importanteng meeting daw siya today. Kanina pa siya nagchat para magbigay ng update about sa ginagawa niya. Bawat minuto yata kahit hindi ko naman tinatanong. Kaya sinabi ko na lang na mag-focus siya sa work niya. Maya-maya pa dumating na si Raiden na parang tahimik rin na makalapit siya. Agad ko siyang binati. Hi Chef Raiden, nakangiti ko pang bati sa kanya. Hi Chef D, come to my office. Let's talk first. Nakangiti niyang sambit. Naglakad na siya paakyat habang nakasunod lang ako sa kanya. Chef D, have a seat. Alok niya saka tinurong upuan sa tapat niya. How's La Union Project Chef D? Bungad niyang tanong sa akin. La Union is a nice place. Malaki na ang development ng construction natin doon. Malapit nang matapos ang ginagawang restaurant. For sure, dadagsain yun ng mga turista. Maganda. Wala akong masabi. Masaya ko pang kwento sa kanya. Wow, that's great. I'm glad na pasado sa'yo. Thank you. Ngumiti pa siya sa akin. Katahimikan ang namayani sa aming dalawa. Tumikim muna si Raiden bago muling nagsalita. Chef D, can I ask a favor? Seryoso pa niyang tanong sa akin. Naguluhan naman ako sa tinura niya kaya nakatingin lang ako sa kanya. What is it, Chef Raiden? A friendly date? Hindi naman ako nakasagot agad sa kanya. Iniisip ko pa kung pagbibigyan ko ba siya. Pero sa huli pumayag na rin ako dahil pangalawang beses na siyang nagpaalam sa akin. Gusto ko rin siya makausap. Sure, Chef Raiden? Kaya may ko pang sagot. Tumayo pa si Raiden saka lumapit sa akin. Thank you, Chef D. Tipid niyang sagot. Napansin ko naman na para may lungkot sa mga mata niya. Ngayon ko lang siya nakita na ganito. Sabay pa kaming bumaba ng office pabalik ng kitchen. Nagdadatingan na kasi ang mga customers. Abala na kami sa kusina nang tawagin ni Delia si Raiden. May naghahanap daw dito. Sinabihan naman niya ako na tingnan ang niluluto niya. Pinagpatuloy ko naman ang ginagawa niya. Nakita ko na may kausap nga siyang babae. Pero bakit parang familiar kahit pa nakatalikod ito? Kaya naman tinawag ko si Delia. Sinanyasan ko siyang lumapit sa akin. Yes, Chef D? Tanong niya pa sa akin. Bagong customer ba? Ang kausap ni Chef Raiden? Ngayon ko lang kasi siya nakita dito. Usisa ko pa sa kanya habang naghahalo ako ng sauce. Parang isang chef din siya sa SG. Hindi ko lang sure. Singapore? Kunot noon ko pang tanong kaya tumango naman si Delia sa akin. Nakita ko na papunta si Raiden sa pwesto ko na may malawak pang ngiti habang naglalakad palapit sa akin. Chef D, come, may papakilala ako sa iyo. Nakangiti pang sambit niya sa akin. Tinuro ko pa ang sarili ko para makasiguro kung ako nga talaga. Kahit ako lang naman ang Chef D dito. Ako? Hindi ko makapaniwalang tanong sa kanya. Tumango naman siya saka ngumiti. Tinawag ko muna si Chris para haluin ang niluluto ko. Medyo nahihiya pa itong lumapit. Napansin ko rin na nag-iwas ng tingin si Raiden. Weird, bulong ko pa. Kahit nasa malayo at nakatalikod ang kausap ni Raiden, parang kilala ko talaga siya. Chef D,
For sure matutuwa kapag nakita mo siya. Medyo napaisip naman ako sa tao na ito. Bakit alam ni Raiden na matutuwa ko pag nakita ko siya? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!